Bakit kayo namimigay ng four-piece benefits sa mga hindi nakalista sa listahan ng 2? 54.37%, higit sa kalahati, binibigyan ng benepisyo, wala namang pangalan sa listahan ng 2. These are only COA findings, no? Dapat handa kayo dito. Ito ang nakakagulat, DSWD Secretary Erwin Tulfo, tila napalaban sa mga tanong ni Senator Amy Marcos patungkol sa bilyon-bilyong pondo na pinakakawalan ng DSWD at sa malaking problema nito sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Dito nga ay hindi na napigilan ni Secretary Erwin Tulfo na maglabas ng kanyang hinaing na siya namang ikinagulat ng maraming senador. Kasi napakalaki po nito, almost 8 billion. Ano ba nangyari na? Are there any updates? Magkano na ang na-liquidate sa cash advance? Napakalaki ng 8B eh. This carries on with the misstatements in assets, liabilities, and so on, which is over 2 billion pa rin. Has that been rectified or are you carrying that over from the previous years? Yes, anyone please? These are only COA findings, no? Dapat handa kayo dito. Di ba pag binigyan kayo ng COA findings, magtitipon-tipon kayo pag-uusapan together with COA at gagawa ng paraan sa madaling panahon. Ano na nangyari since then? Kasi December pa to, magtatapos na rin ang taon. Have you updated these findings? They continue to be in the books. No management response is on record. Madam Chair, if I may. Yes, Secretary. Has there been a reduction in the unliquidated 8 billion almost in the field offices, the assets also that are misdeclared of over 2 billion, and several other issues? Yes, Secretary. We will submit a report to you, ma'am, within the next few days regarding this matter. The report that we have submitted to COA, we will be giving it to you. Pero as far as I know, Madam Chair, these advances were made because hindi pa po sila actually lahat like SLP na mga ginamit po natin and then sa mga regional... Yes, but these are from the previous year. This is from 2021, kaya magtatapos na yung 2022. Exactly. Hindi pa nagsasara ng libro. Bakit ganun? Dapat may management response na sasagutin isa-isa tapos gagawa ng paraan together with COA. Meron po, ma'am. Dapat nabawasan na itong mga amounts na to kasi right now on record they remain standing. Meron po, Madam Chair, we will submit to you po. Siguro even before Friday, ma'am, it will be on your table. Thank you. Thank you very much, Secretary. Pero dapat nasasagot ng finance natin to, no? That should be an ongoing effort. Among the COA findings is the fact that 54.37% of the beneficiaries, those who actually received benefits, were nowhere in the list of listahanan 2. Bakit nagkaganon? Listahanan 1 and listahanan 2. Kasi po yung unang findings bakit nila. Bakit nagtago ba yun? Bakit nun sa umpisang pagtingin eh, wala naman doon? Hindi po kasi sila nabigyan agad ng listahanan 2 na database. Your Honor. Ang atin inaabangan ngayon ay listahan ng 3, hindi po ba? Yes po. So 1 and 2 lang po ang hiningi po nila. Kasi ito yung mga existing beneficiaries no, since 2008 po. Oh. Nagkaroon po tayo ng listahan ng 1 in 2012 at saka yung listahan ng 2 in 2016. Sige, update na lang ninyo kami ha. Opo, kasi, Madam Chair. Once again, this is the status on record and it does not look good for the books of the SWD. Isa pang itatanong ko, nasa civil service finding din na 84.8% ng DSWD puro casual, contractual, JO at iba't iba pang klaseng endo. Apakalaki, you have the highest percentage of casual, contractual, and JO. Ba't ganun kataas? Madam Chair, tama po kayo. Yung aming regular po is only 3,355 right now.
Halos lahat po ay mga JO at saka COS, Madam Chair. Yes, yun ang problema kasi may deficiencies rin sa personnel. Pinupunan ng marami yung kawalan ng social welfare and development graduates sa ating hanay, sa DSWD, at hindi daw mga professional o trained sa field nila, at wala raw halos seso sa DSWD. From base po kasi ang DSWD, Madam Chair, for example, kagaya po ng 4Ps, may tao pong sarili ang 4Ps, may tao po ang SLP. Ngayon, pag nawala na yung programa, wala na ho yung mga tao na yun. I will cite you an example, Madam Chair, and we're having a problem, and I will tell this to your committee. Ito pong nagkakaproblema ho kami ngayon, ma'am, dito sa National Housing Targeting Office namin. Ito po yung gumagawa ng listahan namin, alright? To tell you honestly, ma'am, ang mga tao po na kinukuha namin na nagsusurvey ay mga enumerators. Ito po ay binabayaran, and I just found this out when I assumed office as a secretary of DSWD. And this has been the practice pala. Maghahire po ang DSWD ng tao para mag-ikot bahay-bahay. Tapos may quota. Hindi po talaga siya part ng DSWD. And I see the problem now at dahil sa pagmamadali siguro ng tao at dahil may quota siyang hinahanap, Madam Chair. So, lista lang siya ng lista without even asking properly the questions. Na kung talagang ikaw ba ay mahirap without even going inside siguro the houses of these people. Kaya nga po, I had a meeting with my undersecretaries yesterday, an emergency meeting. And I was telling that we are having problems with our listahanan because the point is, hindi ho, yung mga tao na gumawa ng listahanan tree, they're gone. They are gone. Okay. And there's no way for me to go after them right now. So yun ho ang nagiging problema ngayon, Madam Chair. At ito po yung inaayos namin ngayon. So tediously, yung sinasabi po na 1.3 million ay lumalabas po, ma'am, na non-poor ay 500 plus na lamang po yung non-poor. Yung 700 plus po, ma'am, kailangan ibalik ulit sa 4Ps because nagka-pandemic po tayo, ma'am. Natapos okay. Po yung listahan ng 3. Kaya hindi po namin mailabas-labas ang listahan ng 3 because of the fact na may pandemic po tayo and hindi na po effective or valid yung sinasabi ng listahan ng 3 na 1.3 million ay graduate na, okay. Ay kaya nang tumayo sa sariling paa because of the fact we have pandemic. Pero natapos, Madam Chair, I'm sorry, ma'am. Yes. Natapos po yung listahan ng 2019. Nagka-pandemic po tayo ng 2020 and 2021. Therefore, wala naman ho sigurong umaman during pandemic. So we have to take them back. But having said that, Secretary, just through the process of natural attrition, marami dyan, wala ng anak na ganun kabata, tapos na yung vaccination, so hindi na sila compliant sa mga requirements ng 4Ps with or without the pandemic. Hindi po ba? Tama po. Tama din po, ma'am. As a matter of fact, meron din po tayong safety measure dyan, yung batas na naipasa po ng 2019. Mm-mm. Sinasabi, you can only stay there for 7 years. Ang problem din ho na kailangan ho siguro i-revisit ng ating po mga mambabatas yung effectivity date po nito. So, parang tinitingnan ho namin yan, ang effective date po is 2019. So, kung ikaw ay nandyan noong 2010 pa, tuloy-tuloy hanggang 2026, ikaw ay nariyan noong 2025 dahil yun po ay maglalapse yung 7 years mo. Hindi kasi lagi rin kasi pinupunan ng ating mga senador, 15 years na yung ating programa. Kung tutuusin, we have spent from the year 2007, 900 billion spent in the last 14, 15 years. With 900 billion, ang nag-graduate pa lang ayon sa DSWD, eh 97,000 ang nag-graduate from poverty. So kung bibilangin natin yan sa ating mga senador na nagpapatakbo ng kumpanya, per head cost niyan ay nasa 9.278350 million
ang cost ng kada isa. Kasi kakarampot lang naman na nag-graduate sa poverty. Eh ano kaya, binigyan na lang natin yung mga yan ng 9.2 million. Laking tuwa niyan, siguradong milyonaryo kagad. Kaya pinagtatanong dito sa Senado, sulit ba itong programa natin ng 4Ps? We will leave that, Madam Chair, to the hands of our legislators to make the decision, ma'am. As we are just the implementers, ma'am, of this program. So we will leave that to the decision, to the wise judgment of our legislators, Madam Chair. Yes, thank you po. I'm happy the Secretary has an open mind. I think it's time we revisit the 4Ps seriously, because the government has spent so much, and so far the only proven fact is that it helps in transient or short-term poverty, but has not actually established itself as a pathway out of poverty. Okay, maybe we can ask the other senators if they're ready to ask their questions. JV or Sherwin, please. Thank you, Madam Chair. Actually, in line with your query, yun din yung tanong ko tungkol sa 4Ps, no? Yung honest assessment siguro ni Secretary, no? Because it has been with us, yung the program for, naalala ko na sa Kongreso pa ako noon eh. At that time, 4 billion pa lang. It went up to 33 billion, but in 2015, yung conditional cash transfer natin already went up to 64 billion. And at present, 2022, 107.7 billion, 2023, it's 115.6 billion na po. So, yung pong assessment siguro, how effective is this in our poverty alleviation talaga, no? Strategy, because yun naman ang intention talaga niyan eh, no? Pero on how we will be able to, in the future, yung parang, kasi sa Brazil, sa Chile yata, sa South America, meron din silang conditional cash transfer. But there was an exit mechanism, Madam Chair. Sa Mexico, may exit mechanism. Yun ang tanong ko dito sa atin. In our case, do we have an exit mechanism? Kasi medyo lumalaki na lumalaki. But I, honestly, because I'm also a former chief executive, yung makailangan tulungan, siyempre kailangan natin tulungan. But, it seems that we are already encouraging a culture of mendicancy pag gantong palaki na napalaki. But probably with the direction that the president wants, no? President Bongbong Marcos, that we have to rebuild our economy, infrastructure development, no? Massive infrastructure development, which will really spread out the development and create opportunities. So siguro yun lang yung exit mechanism, if ever. Siguro pag nandiyan na yung mga infra natin and the opportunities are already available in the countrysides as well, yun siguro ang dapat siguro natin tingnan later. Because palaki na palaki, Madam Chair, yun lang ang aking concern. Alright, Madam Chair, thank you very much po. Yes, Madam Chair, we have an exit mechanism po. Once you graduate, wala na pong ang pinaka-basis po kasi, Madam Chair, ay pag may anak ka pang nag-aaral, okay, pag wala naman na, opo, tsaka yung employment din, ho. Meron po kami, when we advise the individual, the household, na ikaw ay gagraduate na, tapos ka na sa 4Ps, binibigyan, meron pa po siyang 2 months to prepare. So, for example, we advise that household this month, so may matatanggap pa po siya ng November, December to prepare po. And then, meron pong programa ho kami, Madam Chair, na tinatawag yung Sustainable Livelihood Program. Doon po siya papasok. Ito po ay para pangkabuhayan. Nandyan din po, kung ito ay isang komunidad sila na mga member ng 4Ps, nandyan din po yung kapit-bisig laban sa kahirapan or kalahi seeds. It's a community-based driven program para po may pagkakitaan po sila, Madam Chair. Thank you, Seka Erwin. I know that I believe in your integrity. Matagal tayo magkakilala. And then, this will be challenging kasi ang problema kasi ito, Madam Chair, cash kasi ito eh. No? As the program says, cash, conditional cash transfer, yung sa 4Ps, ang magiging challenge siguro nyo rito is yung cleaning up the list, di ba? And siguro, para I'd just like to report to you, may mga information tayo that there's an, alam nyo naman, may mga iba dyan talagang mahusay, no? Doon sa mga beneficiaries, kalahati lang po ang binibigay. Di ba? Yung kalahati, hindi binibigay. So, those are the things, probably, if we can have safeguards
on things like those. Kasi nakakawa, you know, these are really meant to really help alleviate poverty. Matulungan talaga yung ano, nangangailangan. So, we don't mind na talagang mapunta ito doon sa talagang nangangailangan, talagang poorest of the poor. So, para lang malaman nyo na there are some, basta dito lang yun sa amin eh, siguro alam ni Yusuf, na nangyayari, no, kumakat pa yung iba, no, na nakakalungkot, no, this shouldn't be happening. Siyempre, bago lang si Sec Erwin, but at least alam niya po yung mga dapat tignan at bantayan, no? So, yes, thank you. Actually, sharing the insight of Senator JB. Ang tingin ko, kailangan baguhin na natin konti ang four-piece program. Nasa batas, tatlong pamamaraan nito, health, education, saka nutrition. Ngayon, sa taas ng presyo ng pagkain, kinakailangan siguro tutukan natin ang nutrition. For example, dahil nagulat ako, binawasan yung supplemental feeding program. Parang kabaliktaran ng sitwasyon natin ngayon. Samantalang, sa kabila nito, ang tutok ng IRR ng DSWD tungkol sa 4Ps para sa health e puros vaccination. Alam natin, halos nag-overspend na ang ating gobyerno sa vaccination dahil sa takot natin sa COVID. Siguro pwede na mag-shift ng kaunti sa pagkain at sa nutrition dahil yung IRR, kayang-kaya naman palitan ni Secretary yan. Nagbago na rin ang panahon eh. At saka dahil nga sa COVID, labis-labis ang gastos natin sa mga vaccine. Nagkabulukan na nga yung iba, nag-expire na. So kinakailangan siguro tignan natin ng maigi. Yung sa education, hindi ko alam kasi puros high school. Siguro kinakailangan natin tignan kung pwedeng i-expand din sa VocTech o TechVoc. Kasi talagang kailangan trabaho at skill setting. Maybe these are the things that we need to look at in the IRR. Still compliant with the law and holding up as an example the Mexican oportunidades conditional cash transfer which has now leveled up to Prospera. Yung Prospera ngayon, yung sinasabi ninyong exit strategy na may social and productive inclusion, financial inclusion and banking, ganun na, ibang level na sila. Pero talagang nagmula rin sa ating sinimulan. Yun nga lang, very, very good ang targeting nila. Ganda-ganda ng lista nila. Hindi katulad ng kinikwento ni Secretary Tulfo na nag-disappear na yung mga numerators ng listahan ng 3. Yes, Madam Chair. That's a very good suggestion, ma'am. We will really look into that immediately after this meeting. I will have to talk to my people, the Exicom and Mancom, to probably adapt ito po yung ideas, very, very fresh ideas, which we will really, really welcome, ma'am. And I really think, ma'am, and I agree with you, na it's high time that we really have to revisit ito pong four-piece na batas po natin. Kasi I was a journalist back then in 20, during the time of President GMA. And I think it was an answer to the rising incidence of the poverty, poverty level tumataas po. So it was a solution by that administration back then. And then I was so surprised na after that administration, the next administration, kinary over. I don't know for what reason or hanggang sa nagtayo pa tayo ng batas and ginawa nating batas. I really thought, and we in the media were thinking na baka hanggang sa GMA administration lang ito, but na-carry over ho ito sa Pinoy hanggang kay Duterte administration, which maganda naman po ang layunin para tulungan po yung mga kababayan natin mahihirap. Pero mukhang hindi po talaga napag-aralan na maayos the way I look at it, yes, Madam Chair. So, pilot lang kasi nung si GMA, yeah, tapos lumawak ng lumawak, hindi na naisaayos yung listahan. Exactly. Doon sa Mexico, ang payo nila, talagang yung listahan daw, yung micro-targeting, yun daw talaga ang dahilan kung bakit sila naging successful. So I think that's something that we really need to work on, yung sinasabing micro-targeting by the local governments kasi sila nakakaalam. Thank you very much, Secretary, for your open-mindedness and tolerance of all our questions. Senator JV? Well, that's good to hear. No? I have known Secretary Tulfo. I know that this will be a very challenging
task ahead, no? Talagang hirap kasi to, Madam Chair, kasi cash to eh. Diba? Narami talagang kinakailangan banda eh. But anyway, that it's been a good discussion that at least we are thinking of an exit mechanism. And I think in line with the President's vision of really yung pong nag-invest tayo sa infra, because that will really spread out the development and create opportunities. So probably in line with that, pag nandun na yung trabaho, pag natapos na siguro lahat itong infra natin, there are opportunities, business par, industrial estates, business centers that will be put up in the provinces. Pag nandun na yung railways and everything, probably doon na tayo slowly pwedeng mag-exit, because that will be jobs and opportunities already. So in the meantime, be rest assured to the rest of the SW family that you have support, because we know for a fact that I believe in your character and integrity. Thank you, Madam Chair.